Eto na ang programang tatalakay ng mga usaping pangnegosyo, medical, legal at iba't ibang bagay na kinahihiligan ng mga Pilipino. Connect! Tambalang magkukuyang. Bibigyang pansin ng ating mga kuyang mula sa SCWC ang inyong mga katanungan na gustong maliwanagan. Connect! Tambalang magkukuyang. At ngayon, narito na sila upang ating makakwentuhan ang ating mga kuyang mula sa SCWC at ang programang Connect! Tambalang magkukuyang. Hello. Programang Connect Tambalang Magkukuyang. Ako po si Kuyang Ed Abalos na makakasama niyo po sa gabing ito at kasama ko rin po si Kuyang Yancy Baldonado at may bago tayong anchor ngayon, Kuya. Kuyang Yancy, alam mo, long time no see, ha? Oo nga, Kuya. Sobrang Mahirap ba sumakay ngayon, Kuya? Actually, Kuya, sobrang hirap dahil kahit sabihin na natin under GCQ tayo, alam naman natin marami pa rin mga restriction na pinapatupad at yung proseso is always medyo meron pang room for improvement na ginagawa ang gobyerno. Oh, pero so far, kamusta naman yung travel time natin? I mean, pagdating sa, syempre ka all the way from Cavite, yes, ka, di ba? All the way from Cavite. Actually ako, sa ano ko kanina, nagdala ka sa ako sa sakyan eh. Pero the usual travel ko po noong nakaraan eh, nag-work na kasi ako, bumalik na rin ako sa trabaho. That's good. Sa totoo good. Lang po eh, medyo mahirap po. Basta ho, kunyari ho, kung ikaw, you're working na no, at least 2 to 3 hours ahead. Mm-hmm. Kung magko-commute ka po. At saka let's face it po, pagdating ng Pasay, eh hindi available ang mga jeep dyan sa areyang yan. Mm-hmm. So, taxi ang means of, ano, very expensive po. Kaya ho, very practical ngayon sa mga may vehicle na magdala na lang po kung hindi rin po kayo, ano. Siguro po, hindi po ito yung time para sabihin nating maging magkuripot. Gawin na lang po nating investment po yon para ho sa atin at para sa health natin. Tsaka kuya, alam mo, bago tayo magtuloy-tuloy, no, pakilala natin ang isang brother natin. Of course, ikaw na magpakilala kaya, kuya. Kuya, ito na lang, para mas madali, kuya, pakikilala natin si Kuyang Sherwin. Yeah, Kuya Sherwin. Kuyang Sherwin, good evening, kuya. Good evening, kuya. Welcome aboard to our program, marami, kuya. Pakilala mo sarili mo sa ating mga, yes, ano, program. Maraming salamat. Nakikinig sa ating programa, Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako si kapatid, si Brother Sherwin Enriquez. Ayun. Taga St. John's Corridor Lodge number 3. Ayun. Okay. Salamat sa isang mainit na pagsalubong sa akin dito. Kuya, alam mo, actually, sa totoo lang, ha? Kumbaga, hindi lang mainit, kuya, kundi wide open kami. Kuya, tumatanggap sa'yo. However, kuya, alam mo, masanay ka na dahil tulad nito, kuya, walang aircon. Mainit talaga, walang aircon. Kaya nga mainit. At bago tayo magtuloy-tuloy, kuya, alam mo, sobrang timing to kasi may pag-uusapan tayo. May mga guest tayo ngayon, no? Pag-uusapan natin ngayon yung medical chikong. I mean, have you heard about it, no? Kumbaga, ito eh medyo, this is an eastern approach of therapy and in a way na parang it involves of yung parang flow of energy, no? And without further ado, pag-usapan na natin yan. I would like to welcome our guest, si Miss Rochelle Tan and si Sir Edward Tan. Magandang gabi po at salamat po. No? Salamat gabi, po. Good evening. Thank you. Napaunlakan niyo po kami sa aming programa. Sir, diretso na tayo. Itong medical chikong, no? What does it do? Ano po bang naitutulong nito? It's basically for health, no? Mm-hmm. Kasi yung there are different approaches to health. This is one of the approaches, mm-hmm. and it's based on centuries na practice from China. It's a Chinese practice, no? Mm-hmm, mm-hmm. So, ang principle kasi niyan is na kung meron kayong ipit, nanghihina, kulang sa energy. So, what we do is we can help you clear out yung mga blockages nyo, mm-hmm. and also get you flowing. Mm-hmm. And yun ang kasi kapag naipit ka, doon sumasakit yung katawan mo. Mm-hmm. Or kung hindi umaandar, doon kayo nagkakasakit. Mm-hmm. So we're trying to clear out the blockages and encourage flow to get you better and also to boost your immune system. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Yes, okay. Tapos, sir, kasi syempre mostly, ano ba ang procedure na ginagawa natin, no? Kasi
parang meron kasing iba na tinatawag nila na yung acupuncture na banggit nyo kanina, no? Mm-hmm. Acupuncture is putting needle on the some parts of the body, no? Yes. Then meron naman yung isa, yung tinatawag nila tai chi, parang meditation yun na medyo ano, itong qigong na to, how is it different from those ano, the procedures? The principles are the same, but yung parang yung paminsan we don't really touch you or may light touching. Mm-hmm. And it's all to encourage the flow and to clear out the blockages. Mm-hmm. So pag sinabi mong blockages, mm-hmm. yan ba'y barabara sa ugat, barabara sa, I mean, anong specific na blockages yan? May blockages kasi na parang kapag na-block yung energy nyo, mm-hmm. nagre-reflect yan sa ano nyo, sa mm-hmm. sa blood flow nyo. Mm-hmm. So, parang you clear out one, you clear out the other. And so, the pain kasi talagang, it's basically a different approach na we're mm-hmm. looking at it. Mm-hmm. So, there's yung, sa acupuncture is also trying to do the same. Except they're doing it with the needles. Mm-hmm. We don't need to use the needles. So, non-invasive siya. Ano kung ba nagiging dahilan ng mga blockages na yun? Paminsan, nagkamali ka lang ng posture, biglang sabihin natin, may dinampot ka, dapat mag-bend ka ng knees, pero ginamit mo yung likod mo. Mm-hmm. Natamaan ka, nabangga ka, mm-hmm. naipit. Talagang just regular injury can cause the blockages. Or yung nalamigan, di ba? Oh, yes. Yung, oh. Ano, na, very common, nalamigan no? ka, kaya nakatrangkaso, mm-hmm. ganon. Yung lamig, paminsan naiipit sa loob. Hmm. Yun ang masakit, actually. Yung tipong nag-ano ka, nag-bend ka, tapos pag-bend mo, mali yung pag-angat mo. Pag-angat mo, ang sakit ng likod mo. Yes. Na parang, siguro tatlong araw, apat na araw na gusto mong ginaganong-ganon, di ba? Tama. Oo. Masakit talaga yun, sobrang sakit yun. Ngayon, yung mga ganyan ba, is there any way na nakakatulong sa mga ganong problema? Yes, definitely. Mm-hmm. Because we deal with yung energy flow. Mm-hmm. Since ipit yon yung biglang angat, mm-hmm. ipit yon yung energy, yung ipit, pinapalabas namin. So, once napalabas yung ipit, then hindi na sumasakit, nagpo-flow na ng mm-hmm. maayos, nagiging mas healthy yung kung saan yung areas na naipit. And once you have the flow kasi, the energy is flowing, the blood starts flowing, yung natural regeneration ng mm-hmm. body and healing ng body, no, yung mga hormones, the body knows to actually regenerate and fix itself na. Mm-hmm. So, sumasakit, medyo nasira, but once napaandar mo, the body starts mm-hmm. fixing itself. Okay. And then, nawawala yung sakit, and then gumagaling kayo. Mm-hmm. But as long as nandyan yung ipit, hindi makagaling yung katawan mo. Mm-hmm. Hindi niya makarecover. Correct. Yung natural process mm-hmm. is blocked, no? Hindi makaandar. And so, mm-hmm. we're just trying to let the body actually heal itself. Okay. So natural healing talaga. Within our realm. But that's the process takes long time to do that para magkaroon tayo. Depende sa ano, no? Depende mm-hmm. sa what the problem is, kung ano yung ipit, kung ano yung imbalance. And so there are some things na parang dapat matagal gumaling, but then biglang umandar. Mm-hmm. It's almost like kung meron kang ilog, no? Mm-hmm. Paminsan may naiipit. Paminsan kailangan talagang ipagtrabaho mo na i-clear it out. Pero paminsan, meron pala isang bato lang. Mm-hmm. Pagkatanggal mo, lahat sumusunod na. Mm-hmm. So it depends on the injury. It depends on the problem. Sometimes mabilis. Paminsan, you need time to actually let it. Ano? Kasi kung nabibigla, lalo na i-injure din. So, we do it a little at a time. And paminsan, biglang tumutuloy-tuloy na lang. Mm, okay. So, yeah. Nabanggit niyo yung flow of energy. Mm. So, paano yung means na ipa-flow niyo yung energy within the body of the person? Basically, energy namin, through training, mm-hmm. we're able to control it. And then, in addition, help yung patient or neighbor, mga kuya, mm-hmm. na we control my energy, your energy, and we encourage it to leave the body. Kasi paminsan, kasi everybody naman has their own. So we can basically help your energy to move itself. Mm-hmm. But sometimes, talagang kailangan ng tulong.
Mm-hmm. So kami yung nag-ano na we boost you, we give a little more. So kunwari kung may ipit, hindi na kaya ng system mo kaya naiipit, mm-hmm. we use our own and then kami nagtutulak sa ipit para matanggal. Mm-hmm. And so yun yung how we go about doing that. So paminsan ano naman yan, it's like either we don't touch or we touch. Yung touching might just feel like light massage. Yeah, very yung ganun. Kasi paminsan iba talaga yung may personal touching, no? Mm-hmm. Actually, kuya, kanina no, upon demonstration ni Sir Edward, no? Ay, very ano eh. Sa totoo lang, Direk, baka gusto mong ipakita yung ano, Direk. Yeah. Pala nakalimutan ko, oh, meron pala tayo ng ano na. Yes, oo. Oh. Pakita natin, no? Pakita natin. Para makita niyo, magka-idea ang ating mga viewers. Yes, that's exactly what we're talking about. Habang hinihintay natin, yes, okay. Mm-hmm. Yeah. Kuya, okay. Anyway. I'll just get the right movie and then I'll go back to the left. Kasi medyo masipit yung sagat mo. It's angled sa sasin mo. And so, I'll try to clear that out and get the movie there, no? Okay, so ayun. Kuya, anong na-feel mo kanina? Yeah. So, nung nakita nung ginagawa yung kaninang healing na yun, parang without the physical contact, parang naramdaman mo na parang may feather na dumadaan sa parang meron may energy na hindi mo ma-describe eh. Hindi, actually kasi sa totoo lang ha, alam mo, ang energy kasi, minsan, may lahat ito nararanasan panigurado. Uh-huh. May time na pagkagising mo, biglang may hinawakan ka, biglang nakuryente ka, wala namang kuryente dyan, or wala naman ano, na biglang parang umawak ka sa tela, bigla ka nag-spark na gano'n na pakiramdam. Kasi meron tayong tinatawag na natural energy. Okay. Yung natural energy na yan, kuya, actually ito, ako ha, I mean, in my own experience, minsan kasi lumalabas yan na hindi mo nararamdaman na meron, not unless nandun ka na sa situation na malakas yung energy man na lumalabas sa katawan. And syempre kasi tayo, kuya, no, meron kasing hindi natin ma-explain, pero kahit basahin mo yan sa, tignan mo sa Google, there's such thing as yung energy na lumalabas sa katawan natin, and lahat tayo meron. Depende na lang kung paano man. Sir, can you do a further explanation with that? Yung ano, kasi we all have energy. Okay. And sometimes we use it, hindi natin alam, no? Mm-hmm. Why, when you say, energy is the electricity, right? Yung, uh-huh. Some people call it bioelectricity. Yes, okay. Bioelectromagnetic energy. Mm-hmm. There is a scientific, ano? I mean, when you're using your hand, kung gumagawa kayo ng fist, there's actually energy that's moving there, di ba? Mm-hmm. But, I mean, something as simple as, kunwari, there's a mom, just gave birth, hinahaplos mo yung bata, there's already an energy transfer there. Mm-hmm. And so, like, that's actually, kaya, there are doctors who recommend na kailangan nakahawak agad yung mother, no? Paminsan, kahit na mahina yung bata, kung hinahaplos ng nanay, instinctively, binibigyan ng energy yung bata. Mm-hmm. Nagkakaroon ng connection. That actually happens. But people are not necessarily aware of things like that happening, no? But that's your own natural energy na you're using. Mm-hmm. Paminsan kasi because you're emotionally attached, you actually use that. You don't realize na ginagamit natin araw-araw. So there are things like that na biglang you're emotional, excited ka, lumalakas ka, biglang merong kang boost of energy. It's there. Mm-hmm. You use it. You don't necessarily consciously control it all the time. Mm-hmm.
pero alam natin nandyan. Na-experience natin in everyday life. And best example for that, no, hindi lang 'yan yung sa haplos ay sa hawak, no. Kasi syempre talagang totoo naman nakaka-produce talaga ng energy. Example na lang ako, may sleep disc ako. Mm-hmm. Alam mo ba na ang sleep disc, meron kaming tinatawag na tense machine. Yan tense machine na yan, kuryente yan, na pinapasok namin dito sa ugat-ugat namin, na kasi explanation natin dyan is, kunwari, tulad ko, may sleep disc ako. So ngayon, may times na masakit, may times na mano. So, ang tense machine kasi, ang ginagawa, nagdi-distribute siya ng kuryente. Mm-hmm. Naglalagay siya ng kuryente sa ugat para mabuhay siya. Ito, yung sa kanilang process, natural electricity. Yeah, natural energy. Tama, di ba? Basically. And yun ang pinaka mahirap kontrolin. Mahirap gawin. Actually, kung i-research mo, talagang meron talaga. Kasi kaya nga tinawag nila chi eh. Yun yung parang, ang ginagawa nila, kinokontrol nila yung wavelength ng energy, tapos tinatry nila na maging useful sa'yo. Correct. Mm-hmm. And so, yung kokontrol mo power, kokontrol mm-hmm. mo yung gaano kalakas, mm-hmm. and where you apply it. Mm-hmm. And, yung itong chi naman, talagang, there's actually a lot of cultures that actually are aware of that, no? So, yeah. Like the Chinese, the Koreans, the yeah. Japanese, they all acknowledge the same thing. Even the Indians, they have a similar complex. Mm-hmm. And then there's yung Native Americans. Mm-hmm. May ganun din. The South America, the Mexicans, the Aztecs, the Incas, they actually have a similar concept. And they're all actually looking at energy for health. Yun yung ano nila. Actually, talagang sa totoo lang, ano, mahiwaga talaga ang forces in our natures. Right. Actually, totoo yun. Meron talaga tayong within us na katulad kanina experience natin, bro, di ba? Talagang actually mabigat yung ano ko kanina pa ako. Pero through that parang may something eh na parang smooth yung flow nung ano, correct, nung correct. Ano within us. Eh. Mm-hmm. Sa, ano talaga kasi eh, yung may ipit siya, mm-hmm. natanggal natin. Once yeah. natanggal, umaandar na lahat. Mm-hmm. And then there's actually a process of the brain telling the body to produce endorphins. Mm-hmm. The endorphins yeah. is what makes you happy. The happy hormone. Makes you feel good. Yes, yes, yes. So kasama yon. So as soon as we encourage it, your body naman responds and it automatically knows to produce the hormones and the endorphins to start the healing and to start make you feel happy. No? Hindi, tsaka isa pa, pansin mo, di ba, pag umaga, pagising mo, parang inaantok-antok ka pa, di ba? Mm-hmm. Na parang feeling mo, there's no sense ka pa na wala ka pa masyadong isip ko anong gagawin. Wala ka pang, alam mo yung tipong sense na parang kung ano yung magiging move mo, na magiging ano, parang bahala na pagising mo. Pero, pag nagkaroon ka ng energy, pinasukan ka ng energy, not by form of eating, ha? Yung tipong nagkaroon ka ng sense of energy, pagka kunwari yung tipong bigla kang nasaktan, syempre, papasok ng energy yan. So doon ka nakakaisip, uy, malito, uy, something, I need to do something na tama. Mm-hmm. Yun yung parang pinaka-best example. Eh, what more pa kaya kung nakarelax ka, mm-hmm. tapos biglang minaramdaman kang ganyan. Syempre, iba rin yung feeling na parang may nagpagana sa'yo, pero right. hindi mo rin alam kung saan nang galing, di ba? Mm-hmm. That's actually, yun ang isang question mark doon, no? Paano nangyari yun? And alam mo, bago natin pag-usapan pa tungkol about sa energy na yan at sa medical chikong, alam mo, magbe-break muna tayo. Yes. 6:55, babalik po kami mamaya. Usapang negosyo. Muli nating balikan ang programang Connect! Tambalang Magkukuyang. Kami po ay nagbabalik dito sa Connect Tambalang Magkukuyang. At mga kuya, bago tayo magtuloy sa ating pinag-uusapang medical chikong, no? Yes. Well, actually kuya, no, meron tayong announcement, no, coming from our Chairman Roy Castronuevo at Vice Chairman Ricky Koo, okay. of Dugong Mason, no? SCWC Connect, Dugong Mason Relief Through Blood Donations, no, will be having its bloodletting, no. Please support and save the date of our bloodletting and blood banking advocacy in cooperation with Magtagumpay 410. Hmm. Actually, lodge ko to, no, Magtagumpay 410, and in partnership with City Government of Imus, CDDRMO,
Hospital ng Imus in coordination with Las Piñas General Hospital at ABC Hall Hospital ng Imus. At yes, magkakaroon po tayo ng isang bloodletting po dito po tayo sa magaganap po ito dyan po sa may Hospital ng Imus Malagasang po, no, Pedro Reyes Street, Imus City, Cavite, no. That will be on July 19, 2020, Sunday po 'yan, 9 a.m. to 3 p.m. at nandiyan po kami ni Kuya Ricky, no, para sumuporta sa isang nandiyan tayo, siyempre kuya, para sumuporta sa advocacy natin, no, na Dugong Mason. Nga pala, sa mga nakikinig at nanonood, especially yung mga kuyang natin, no, ano ba yung Dugong Mason? Actually ngayon, ha, ang problema natin ngayon is wala tayong blood reserves ngayon, especially sa mga blood bank. And alam mo kuya, mas maraming namumblema na walang dugo kaysa sa yung nangyayari sa atin, no. Although nakakabahala rin naman yung COVID din talaga. Actually, that's their prime problem right now, no. But however, unahin natin yung ano, kung magagawan natin ng solusyon. So, kaya nananawagan po kami sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Kung may oras po kayo at sa tingin nyo po, eh, pwede po kayong magbigay ng ng blood donation po or makapag bloodletting po, no, mag-participate sa ating bloodletting. Malaking bagay po may tutulong natin, lalo-lalo na sa mga kababayan natin. Marami po dyan na nangangailangan ng dugo, wala, hindi po mabigyan ng dugo, hindi po makakuha ng dugo kasi po wala talagang available, eh. Talagang depleted lahat ng ano natin, ang blood banks natin, no? And in this way, malaking bagay po may tutulong natin sa ating mga kababayan. And by the way, ang Dugong Mason hindi lang po para sa Mason yan, para po sa mga kaibigan ng Mason at para po sa lahat. Wala po tayong pinipili dito. Kahit sino po na humingi po ng dugo, basta meron po tayong stock, magbibigay po tayo. Hindi po tayo namimili ng tao na bibigyan po. At kung sakasakali po na mangailangan po kayo ng dugo, pwede nyo po kayong tumawag dito sa DWIC. Ipasabi nyo lang po na kailangan nyo ng dugo. Ipaspecific kung anong blood type, kung ano. Kung sakaling meron po tayo, magbibigay po tayo. Wala po problema. Lalo-lalo na si Vice Chairman Ricky ko. Tsaka si Kuyang Chairman na Roy Castronuevo. Talagang tutulong tayo sa kababayan natin. Ngayon it's about time na magkapit-bisig tayo at magtulungan tayo. Damayan natin ang isa't isa upang makagawa tayo ng isang bagay. Kumbaga, give blood, save lives, and be a hero. Dugong Mason. Agreed. Maraming salamat po. At yes, balik naman po tayo sa mga ano natin. By the way, kuya, alam mo, tulad ni sir, no, actually, nakaka-curious din yung ating, ano, ating mga pagdating sa itong sa medical qigong, no? Kasi hindi lahat nakakapaggawa, nakaka-practice ng ganito, yung procedure. Does it take long para matutunan to? Ano bang pinagdaanan nyo para magkaroon ng ganitong knowledge? Yung ano, no, yung para pag-aralan, nag-umpisa rin naman kami sa sarili lang, no? Self-practice. And you're helping yourself. Okay. And then, kasi medyo iba nga to, no? Yung parang, kasi nag-umpisa rin kami, ako engineer. Siya, scientist, physics. Okay. Parang change of mindset and kailangan lang may openness talaga na there are things na we're not aware of na iba from the regular things na we know, no? So, actually, nung nag-umpisa kami, when we're trying to learn how to help other people na, no? Nagkakaroon ng problema because yung assumptions of science, medyo iba yung kailangan may openness talaga na there are possibilities na we did not think are possible, no? So, I think I would say na the changing and the openness, yung mindset of the attitude na this is possible, I think that is what took time. Na kailangan you're feeling things na before feels like imposible yung ganyan, hindi pwede yon, pero bakit meron? And so you learn to trust yung feelings mo, and to just let things happen, and when you see it you say totoo nga nangyari, and then parang after a while you practice with somebody, with the patient, and kasi paminsan yung ganyan, kung hindi ka sigurado, yung pasyente rin nagdududa sa iyo. And so parang you build the confidence na I'm doing something right, and it's what when I'm doing something it's affecting you.
na you're seeing and you're feeling it. So yung process naman, it does take years para to get confidence in yourself and also to get a feel for how so how ano pong naging motivation ninyo at naging ano nyo siguro ano nyo para i-develop nyo po itong ganitong klase ng paggagamot? Nung umpisa kasi pareho rin naman kami as tumatanda kami nagkakaroon ng sakit. Yung sa akin was sobrang sakit ng likod ko. Okay. Isang araw nagising ako mga 30s pa ako noon eh, mga late 30s. Nagising ako late 30s, ganun din, no? Late 30s. Alam mo, actually, pag 30s talaga, lumalabas yung sakit-sakit, eh, no? Kasi pag mga 20s ka, superman ka, di ba? Lahat halos gawin mo, eh. Wala kang tulog, wala kang exercise, wala kang pakialam, lamon ka. Pagdating na 30, medyo sinisigil ka na ng konti. Yun ay payback time. Hindi, di pa naman. 40 ang payback time. Kaya life begins at 40s. Oo, kaya ka. Noon na superman, bigla ka tinamaan. So, yung ganun lang, talagang isang araw, tinamaan na lang ako, nagising ako, hindi ako makasuot ng pantalon. Parang, hindi sa mo maisip. Sa sobrang sakit. Sa sobrang sakit, hindi ko masuot yung pantalon ko kasi hindi ko naisip yung likod pala ginagamit mo para sumuot ng pantalon. So, naghanap ng doktor. Nung nag-a-appointment tayo, sabi ng doktor, ano ba sakit mo? Lower back. Sabi mo, kung ganyan, maghintay ka ng 3 buwan. Bago ka mag-appointment ulit. Kung sumasakit pa, tsaka ka bumalik. So, ganun katagal, pero mga ilang taon, naghanap ng doktor, pero solution. Masakit pa rin. Okay. And so, finally, may lumapit sa amin na kaibigan. Sabi niya, hindi ko alam kung maniniwala ka, pero subukan mo to. Okay. And so, pumunta kami sa teacher namin, no? And after 1-2 sessions, nawawala yung sakit. So, napaisip kami kasi kung ganyan, baka naman pwede rin kami mag-aral na sarili kaming mag-exercise, no? And mag-practice. So, yung nag-umpisa kami, we learned how to help ourselves. And everybody can do simple exercises naman for Qigong, no? Mm-hmm. And so, yun ang naging ano namin na kasi wala nang ibang solution for the pain and hindi makagalaw. Yung Kerosyal naman was hindi ako nakakatulog. Okay. Yung okay. Like kunwari 12 o'clock ako matulog, 1 o'clock gising na ako. Mm-hmm. So talagang 1 hour during the night I tried everything like relax, dark room, lahat ng sinuggest ng doctor. Acupuncture din. Acupuncture. Parehas tayo. Kami. Lahat halos. Inigutan na natin. Nag-shopping na tayo ng treatment. Tama. So, yeah. So, yung nahanap namin yung teacher, may clinic din kasi siya. Mm-hmm. Nagpa-treat kami. And unti-unti, nakahaba. Mm-hmm. Naging 2 hours, naging 3 hours. So, that's including self-practice. Hindi lang treatment session. Okay. So, self-practice. So yung ganun din, so when we're treating people, we do the medical qigong, but we also teach people naman how to practice for themselves kung anong bagay sa kanila, kung yung ipit mo dito, anong klaseng practice pa nakakatulong diyan, or kung nanghihina ka, ano ba pwede mong gawin para to build up your energy? Pero no? By the way, Sir Edward, by profession, what do you do, by the way? I was engineer, software engineer before. Software engineer. Right. Tapos correct. Engineer tapos ito no. Itong Qigong ba, is it full time or may negosyo rin kami before. Uh-huh. And then right now nagninegosyo din with Stanley, yung brother. No? Yes, so, And then so we're also trying to do so this is like on the side. On the side. This kasi, is on the side. Mm-hmm. Pero kasi alam mo sa totoo lang, minsan kasi yung on the side na yan, ang laking bagay eh. Mm. Kasi like si ma'am is she's ano, scientist tama, yeah, di ba? Correct. So talagang kayo, you cannot just go on without a scientific basis, tama? Correct. Yes. And by experience, naranasan niyo na sumakit yung mga likod niyo, nagkaroon kayo mga problema sa mga back pain na yan. Mm-hmm. Then kayo, you try to find a cure or a solution in a way na for you to suit yourself, tama po ba? Correct. And ang nangyari ngayon, eto ngayon pinag-aralan niyo tong Qigong. And definitely
meron siguro kayong call para gawin itong mga bagay-bagay na to, no? Yeah. It's basically kasi parang there are problems na we see na we solve for ourselves, na we feel we can help with other people. But people are not sure na ano ba to, totoo to. Yeah, okay. So, sir, since natanong mo yan, eto kasi, syempre, marami nagtatanong dyan, ano ba yan? Eh, talagang, gaano ba ang effectivity nito? Ano bang, ano niya, ano bang may tutulong at may dudulot sa atin? Ako ah, ato walang halong biro, no? Kanina kasi, bago dumating si Kuya Yancy at saka si Kuya Sherwin, ako yung nasampulan ng una. Nasampulan ako ng una. E di kanina, sa totoo, siyempre, it's the same procedure, the same way na ginawa. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin kung mararamdaman ko dyan. Di, gumagano'n si Sir Edward. Siguro nung mga panglima, pang-anim, parang boy, ano to, parang feeling mo titillating eh. Alam mo yung parang feeling mo, parang kang ano, parang kang hinahaplos na hindi mo maintindihan. Meron na, meron na. Tapos ito, ngayon, nakasampu siya na ganun sa akin. Aba, sumasakit na yung talampakan ko. Tsaka yung, sa, yung iba ba, yung sakong ba yung tawag yan? Eh, hindi naman sumasakit yon. Eh, paano nangyari yon? Alam nga naman, magic yon. Yeah. Diba? Pero syempre tayo, I mean, common sense ha, lahat tayo, as long as nabubuhay tayo, as long as humihinga tayo, may energy. May energy. Mapabaka, baboy, manok, o worm man yan, may energy lahat yan. Correct. Kasi, hindi naman pwedeng wala kang energy, edi patay ka na. Correct. Yes. Diba? Correct. So, syempre tayo, minsan ito, mahirap explain, mahirap din intindihin. Pero, ako, tanong ko, personal, is it worth it para itry ng mga tao? It's basically sa akin, are you in pain? Are you getting sick? Mm-hmm. Kung hindi kayo makahanap ng solusyon, keep an open mind. Maybe subukan nyo. Mm-hmm. And it's for them to judge it's after. It's for you to judge after. If it works, it works. If it doesn't, I mean, we're not saying naman na we do miracles, no? Mm-hmm. What all we're saying is, let's try and see if we can help you. Baka may solusyon kami. Mm-hmm. And yung ano naman, we're not gonna tell you na we're gonna fix everything. Mm-hmm. If you come with a problem, we're gonna look at it. Paminsan, pwede natin ayusin yan. Paminsan, hindi ko maayos yan, pero I can maintain na at least hindi kayo in pain araw-araw, no? Mm-hmm. Ang goal namin is to help people so you are functional and you can live everyday life. Mm-hmm. If you're in pain, parang quality of life mo nawawala. So, ito po ba nire-recommend nyo lang dun sa mga taong may nararamdaman o would you also recommend it dun sa tao na, na healthy naman in general? Right. For we recommend it for everybody. Okay. But because admittedly na syempre there's a treatment and you're paying for it, it's up to you on yung what you consider it adds value to your life, no? Gumaganda ba buhay mo? Mm-hmm. So if you're in pain, gusto mong bawasan yung pain for pain relief, of course we recommend, give us a call, try it out. At saka siguro ito maganda rin to siguro sa malalala yung mga senior. Yung mga super senior din, di ba? Kasi yung mga super senior, napaka-delicate din yan. Yes. Yung tipong hindi mo pwedeng pisil-pisilin yan. Correct. Hindi mo pwedeng ano. Alam mo, ito kasi, ito ah. Ako kasi, based on my observation, lalo na punta ka sa Luneta alas 5, alas 6 ng hapon, ng umaga. Mm-hmm. May makikita ka gumaganong-ganon. Okay. Tapos punta ka ng ano, mostly it's either Luneta Park, Grandstand. Kung hindi Grandstand, siyempre yung mga araw sa Manila Bay, mapapansin mo, mostly yung mga matatandang Chinese, ang lalakas nila. Bakit? That's a question. Bakit? Mm-hmm. Actually, yung ginagawa nila, I don't know if you also can consider this Qigong, no? Mm-hmm. Pero sila kasi, yung Qi, when you say chi is energy, the flow of the energy, they can control. And that is the common thing na ginagawa ng Qigong, no? Yung flow of energy. Yun sila, they keep on doing that. They practice that for years. And tignan mo, yung mga matatandang Chinese, ang mahabang buhay. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Hindi, ako ha, pansinin mo, yung secret dun sa... Yun ang secret. Pwede, isa sa secret. Pero syempre, di ba?
kailangan alam mo kung paano mong kukontrolin. Kaya nga, everything is all about control. Correct. Yes. And, yes, yung ano ko kasi dyan, you know, it's like, mag-exercise ka, any form of exercise, mag-workout ka, you're actually moving your energy. Yes. Yung qigong na sinasabi namin, it's all energy anyway. The difference lang is, we're talking about techniques na you can make it more efficient, make it more effective. Your balance is better, your power is better, your immunity. Especially for right now. For right now with the coronavirus. Yung naisip ko rin, kuya. Sir, kasi di ba, ngayon yung parang dapat may social distancing. Eh, yung ginagawa ni Sir Ed talagang halos wala nga physical. Kumbaga talagang... And ako po, sa totoo lang, ano, this is something new also sa akin. Ano, but yun, you're telling us about the history, ano, behind the, ano, no? Very, ano, noble yung, ano, eh. Kung titignan mo, these are, bakit hindi natin bigyan ng way itong ganitong klase ng panggagamot wherein nakakagamot, di ba? At saka, ito'y, ano, eh, actually, kung tama ba ako, this is really an old tradition of ano eh, of healing eh. Correct. Oh, it's actually, actually older than acupuncture. Yun, okay to mo. Kasi yun yung nauna, yung qigong. Qigong, yeah. But okay. Kasi mahirap yung practice, yes, yung kailangan tuloy-tuloy ka araw-araw. Konti lang yung kayang gumawa. So, ang nangyari is yung people, they said, kailangan mas marami kang matutulungan eh. Ano gagawin natin? So, pinamap nila yung energy system and then yung acupuncture, dinevelop nila para kahit sino, pag inaral nyo, pwedeng gumawa nun. So, it's actually before acupuncture yung qigong. Yun yung history. So, ang pinagkaiba lang ng why you would want this, if acupuncture, let's say, is one solution and it's not working for you, is because needles kasi can only get you so deep. Yung sa amin kasi, we can go even deeper than that. Yung ganun. And so, kasi may ibang tao naman, ayaw lang tinutusok. Meron nga, may mga ganun. Sa needles, and so, you know, you cannot fault them naman. Yeah. Nakakatakot din talaga paminsan. And so, yung what we do is non-invasive. You know, we don't use needles. We're not gonna open you up with surgery. There's no medicine or herbs. And so, parang, you know, all you have to do is sit down and relax. The more relaxed, the more effective it is. Actually, napapanahon sa new normal, kuya, ito pang gagamot na to eh. And then, I mean, let's face it, as much as possible, nililimitahan ang interaction. Kita nyo nga po, makakakonek, ano? Nandirito kami sa studio right now. We have 5 people dito, pero kita mo, nakamask po kami. Pero alam mo, practice social distancing. Pero alam mo, kuya, na-intriga ako dyan sa mask mo. Parang kasi Darth Vader. Kuya, ganito, maganda talaga to, pero pawis na pawis na mga dito. Hindi na pasok talaga, kuya, ang ano dito. Hindi, kasi ito, normal. Darth Vader, eh. Actually, kuya, yan ang problema, eh. Hindi ko kasi alam yung culture ngayon dito sa loob. Kailangan pala nakamask. Dapat pala kinuha ko yung cotton mask ko doon. Ano ba? Talagang pang ano ko to eh, pang labas. Kasi this is made of plastic eh. At dahil dyan, talaga. Alam mo, Direk, naka-ready na ba si yung nanalo natin noong last week, ha? Okay, at alam mo, habang tinatawagan ni Direk ang ating nanalo last week sa ating connect tambalang magkukuyang 25 kilos na bigas. Yun. Dahil ito mga kakonek, no, dahil nga medyo malayo yung ang lugar ng kung saan nakatira itong nanalo natin, eh instead na bigas na pinadala namin, nagbigay na lang kami ng pambili ng bigas. Nagbigay kami ng 1,000 pesos sa kanya. Ayan ay sa kabutihan ng loob ni Kuyang Yan, si Baldonado. Yes, of course. Well, yes, sa servisyo natin. Ayan sa servisyo natin. Tambalang magkukulang. Yes, okay. With the WIC. Yes, lalo-lalo na ngayon, pandemic. Talagang kailangan nila ng tulong, di ba? Kaya nga, sa mga nakikinig at nanonood, kung wala kayong ginagawa, 6:30, total, alam mo, 6:30, syempre, medyo may mga nagluluto. Syempre, hindi ka naman makakapanood. Kahit makinig ng programa namin dito, marami kang matututunan dito, no?
At pangalawa, syempre kuya, may chance ka pang manalo ng 25 kilos sa bigas. Yun, hindi 25 kilos, meron kang 1,000, oh. 'Di ba? At nasa linya po ang nanalo natin no last week. Walang iba si Sir Fernan Rialingo. Hello Sir Fernan. Good evening, good evening sir. Kamusta ka na sir? Natanggap mo na ba ang iyon 25 kilos na bigas na kinonvert natin ng cash? Hindi ko pa po na ano yun, pero yung text po ng ano sa padala po. Na-claim na ano ko na, na-receive ko na. Pero na-receive mo na, po na yung sir. Confirmation. That's good, that's good. That's good. Pakita nga natin direct yung ano, yung picture ng ano, yung pinagsenda natin sa kanya ng 1,000 pesos para makita ng mga tao. Okay po. Ayan, oh, para makita mo. Nasa trabaho ka pa ba? Dito lang po sa bahay, sir. Sa bahay? Sa bahay kasi sarado na eh. Paano makukuha? Ano ba ng trabaho mo? Interview mo na kita ng konti. Sa bookbinding po ako, sir. Mga libro po. Oo, okay. Maganda yan, no? Buti wala pa akong puliyala. Kundi magkailangan ko magpa-bookbinding, ha? Walang problema, sir. Ito si Kuya Yancy. Marami na yata tungkol, ano eh. Kakilala ko na eh. Fernan, ako yung kausap mo kanina. Siguro hindi tayo nagkakaintindihan kasi ano, pero grateful ako at sana'y makatulong itong maliit naming tawag nito, maliit naming tulong galing sa Tambalang Magkukuyang. And okay, of course with the ano ng suporta ng ating istasyon na DWIC. Ayun. Okay. Pero ayan, pinadala na namin ha, through Cebuana ha. Yan ha, nagpadala kami ha. O si Cebuana wala pa sponsor sa amin yan ha. Kaya sponsor kayo sa amin. Pag naririnig yan, o, ayan ha. Sabi mo ha, bukas ang aming linya kung sakaling gusto nila. O basta yan, natanggap po na yung 1,000, i-confirm mo yan bukas, kunin mo na yan, okay. Ibili mo ng bigas, siguro yung ibigas na yan, kasya na isang linggo sa'yo. Oo, oh, walang problema sir. Pagka-kasing nang, maraming tulong ko yan, sir. Maraming tulong ko yan. Okay, tsaka may gusto ka bang pasalamatan? At batin. Okay po, gusto ko pumunta pasalamat sir sa DWIC, lalo na sa SCWC Connect. Sir Abalos at Sir Yancy. Okay. Masaya po ako, nalo po ako. Malaking tulong po ito sa amin. Gusto ko po sabihin na makinig at manood po kayo sa programa nila dahil marami po tayong malalaman at matututunan. Salamat po, Sir Magkukuyang. Okay, maraming congratulations. Salamat. Thank you. God bless you, sir. Apo. Sabihin mo sa mga tropa, ha? Baka gusto nila manalo. Ang pwede ka kilo sa bigas. And please, makakarating po. Okay, salamat. Tala mo naman dito sa Connect Tambalang Magkukuyang. Kung sakali man, nasaan ka man, Lupalop naman, Luzon, Visayas o Mindanao, tumawag ka at sumali sa aming programa at magkakaroon ka ng chance na manalo ng 25 kilos na bigas o 1,000. Oh, Kuya Yancy. Yes. Anong feeling? Actually, it's been a great feeling always na makatulong sa ibang tao. Uh-huh. Although lahat naman tayo dito ay biktima ng pandemic na to. Actually, sa totoo lang po, mga kakonek, ano? Eh, tagal ko nga rin po umabsent dito sa, ano eh, because of, ang hirap po ng transportation talaga. I'm from Cavite, alam niyo naman po ang ating mga restriction na ginawa ng ating gobyerno para ho talaga ma-prevent ang pagkalat nito. Lahat po apektado eh. Kahit to kami sa opisina right now, wherein I'm working, limited lang po ang tao. Pero sabi ko nga ho, there's always a good experience na we extend our help to others true, na mas ano, 'di ba? Na mas nangangailangan. Ako po eh nagpapasalamat din po kay Fernan na at least so, sa pagsuporta niyo po sa aming pong tawag nito sa aming pong palatuntunan eh dito rin po nagkakaroon po ng awareness sa mga tao na ang ating grupo na SCW Connect ay tumutulong rin po sa ganito pong sitwasyon. Oh, tsaka hindi lang 'yon kuya. Kasi for your information lang kuya, yes, no. Sir. FYI lang sa mga nakikinig at nanonood. Yes, ang SCWC Connect, meron tayong tinatawag na yung aid and assist. Yes. 'Yun yung tumutulong tayo sa mga kuyang natin na kung sakaling may mga katanungan sila at kailangan natin ng suporta sa isa't isa, nandiyan 'yan. Sumunod yung Connect. Etong Connect natin, itong programa natin na nagbibigay serbisyo publiko sa ating mga kuyang at sa ating mga kababayan, no? Na para makatulong tayo sa, through
dissemination of information. Then third is yung tinatawag nating dugong mason. Eto kuya, ang dugong mason kuya, mason talaga ang gumawa. Mason talaga ang nag-promulgate nitong itong ating advocacy. Kumbaga, tayo, kumbaga mason talaga, I'm proud to say na mason po talaga ang nag-umpisa nito. Sariling atin. Sariling atin. Kaya suportahan natin. Ito lang yung tanging bloodletting sa buong GLP na mason talaga ang nagano ang nagpasimuno ng pagtulong sa kapwa. Ay, hindi lang po sa mga mason, kapwa mason o sa mga mason, kundi pati sa lahat ng tao. Kasi hindi alam ng mga tao yan, hindi alam eh. Kaya mga kuyang, suportahan po natin ang dugong mason. Huwag na po tayong sumuporta ng kung ano-ano pa dyan. Yung dugong mason, atin to, sariling atin yan. Kaya sa mga kababayan natin, let's support dugong mason, lalo-lalo na kailangan natin dugo. Wala talaga eh. Tsaka yung Cable Emergency Response Team, magkakaroon na tayo yan. Meron na tayo actually. So sooner or later, magkakaroon tayo ng sarili nating ambulansya na pag may nangailangan ng tulong, tutulong tayo at walang bayad yung ambulansya. Pati na rin yung fire truck. Pag may hingi ng tulong, may sunog, o di, dispatch ang fire truck. Tama. Diba? Simple lang naman ang buhay. Diba? Ibalik natin kung anong natatamasa natin sa mga tao. Ganun ang mason. Yun ang ano natin, advocacy natin. At dahil dyan, magbabalik po muna tayo, magbe-break muna tayo. Alas 7:30 na po. Usapang Negosyo. Muli nating balikan ang programang Connect, Tambalang Magkukuyang. Kami po ay nagbabalik dito sa Connect, Tambalang Magkukuyang. Kuyang Yancy! Yes, Kuyang Yancy! Kuyang, ating hotline! Kuyang yes, Yancy! Okay. Kuyang, mag-guard. Ayun, anyway. Mapapanood at mapapakinggan sa website. Okay, Kuya. www.dwwic882am.com. I-download ang DWIC app sa iOS at Android. Hanapin lang ang DWIC 882. Save din tayo sa FB via DWIC 882 page. DWIC hotline at 478-470-1750-254. DWIC text line at 0918-350-2378. Yan po yung ating mga impormasyon para sa atin pong DWIC. Okay. Alright. Okay. Tsaka batiin nga pala natin, no? Batiin natin si Ma'am Joy D. Guzman of Joy's Kitchen. Napakasarap na gourmet tuyo. Pag natikma mo, kakalimutan mo pangalan mo. Panigurado yan. Kasi syempre, ano yan, tawag dito, pinadala na ko yan. Nasarap-sarap talaga. Greetings rin. Watching right now si Ma'am Edgy Lopez. And also sa kanina kasama ko po ang aking si Tito Boo and Marvin. Thank you for watching us right now sa show namin. And also I would like also to greet my brethren in One Sumulong 169 and Unang Sigaw 430. And also sa aking family in Lufthansa Technic Philippines. Na ngayon po ay hopefully po at magkaroon na tayo ng flight ng mga international and ano, kasi po isa po sa tinamaan talaga ng pandemic ang ating airline industry. Safe na ba lumipad ngayon? Actually, hindi ko sinasabing safe pero pang-ekonomiya, kuya. Ibig ko sabihin, kuya, there's a lot of na-lose na opportunities because of this pandemic. Actually, ang maganda po nito, the government together with the private sector, the Philippine Airlines, yung mga ibang airlines, and together with our company, nagkakaroon sila ng collaboration to at least to save the industry. Kasi at the end of the day, yung pandemic nandiyan na yan eh. True. Ang kailangan natin ngayon is kahit papano is masustain natin yung buhay natin. Yung buhay pang-ekonomiya at buhay ng kalusugan. Mm-hmm. So mabalanse lahat ng mga bagay. Sabi ni Jack, we just need to survive. Yes, tama yun. Kaya ingat na lang po at saludo po ko sa ating mga frontliner. Sa anuman pong sektor, especially po sa health, natutuwa po kami at very timely po ngayon ang usapin ngayon dahil ito po itong ko sa ating kalusugan. Maari po itong segment na to, no? Magkaroon po ng another leeway para sa atin pong makatulong sa pagpapalakas ng ating
pangangatawan. Okay. So, yeah. At saka batiin na rin natin ang aking kaibigan, no? Si Sir Alan Swansing of Fastec. Sir Alan, ang pinakamabait at isa sa mga magagaling gumawa ng motor yan. Si Sir Alan Swansing. Alam mo, napakabait nitong taon to, kaya dapat dito ka, pumunta ka dito. Tsaka, batiin na rin natin si Vice Chairman Ricky Ku ng Dugong Mason. Ang aming beloved na Vice Chairman. Siya rin Vice Chairman dito rin sa Connect ng Bala Magbubuyang. Yeah. Oh, ako alalay niya. At si Kuya Ricky talaga. Pagpasensyahan nyo na po, hindi namin nakasama ngayon. Kasi masyado maraming mga meeting outside. Tsaka ganun din si Chairman Roy Castronuevo. Nga pala naalala ko, direct yung ano natin, yung banner natin sa Dugong Mason, no? Hindi natin na-flash, no? Yung Dugong Mason, basta mga kababayan natin, no, kung meron kayong oras, punta lamang kayo, donate tayo, sulungan natin, suportahan natin. Tsaka yung mga kuyang natin, especially nasa Cavite, yung mga lodges natin dyan, of no? Course, Onaik, Magtagumpay, Lanabal, ano pa ba, kuya? Marami, Bagong Ilog, hindi, Bagong Ilog. Pwede rin, Bagong Ilog, Bagong Ilog. Highlands. Cavite 2, ayan, Cavite 2. So, naka-flash na ba, direct? Yun, habang inihintay natin, no? Alam mo, yan, yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Kaya nga, sa mga gustong tumulong at gustong mag-donate ng mga dugo, yes. July 19 po yan, ha? 3 PM po sa ARC Hall, Hospital ng Imus po, yes. Malagasang. No, at sa Pedro Reyes Imus Cavite City, sa Imus City Cavite, sorry. Nabalik yes. Iba yung Cavite City sa Imus eh. Isa na naman tong pagkakataon. Oh, give blood, save life and be a hero. Syempre, Dugong Mason. Yan po ang yan po talaga ang recognize po natin, kuya, na na Mason po talaga ang nag-head spear po ng ganyang klaseng advocacy. Yes, at by the way, huwag nating kalimutan si Sir Franz Ancheta na nakikinig at nanunod ng aming programa. Maraming salamat po. Ganon din po si Sir Wally Miranda ng SQ Manila, si Sir Addison Ocampo ng Ginza Audio Concept, at si Ma'am Josefina Cortez. At nga pala, ito, kamukha, ito, kambal ni Dito Ocampo. Walang iba si Kuyang Joy Conde Puno. Yan. Mm-hmm. Yung kuyang also, natin. Irene, si Ma'am Hannah Rhea Santos from Robles from Antipolo City. Kusay Bundalian from Las Vegas. Yeah, Kuya Kusay, kamusta? Yes, Kuya Kusay. He's watching from Las Vegas. Okay. Mm-hmm. Ayun. Yun. Okay. Sino ko ba? Tsaka, by the way, no, si ating Josefina Cortez, ating, kung nakikinig at nanonood ka, mamaya tatawagan ka namin. Tutulungan namin kayo sa problema nyo. Kasi actually, humihingi ng tulong sa atin, no? At ito, kailangan matugunan natin ng action to. Tsaka, alam mo, lagi tayo nagpapasalamat. Pasalamatan natin yung nasa kabilang window, yan. Yeah, lagi tumutulong sa atin yan. Tsaka, yung pinakamaganda nating tawag dito, director. Si Ma'am Isha Mariano, yan. Hello, kumbaga lagi yan, laging nag-anit. Tsaka yung kasama niya, nakalimutan ko yung pangalan. Okay, pagbalik tayo, sir. Pagdating sa Chikong, meron ba kayong mga pwedeng basic na Chikong na pwedeng ituro o pwedeng para at least pakita ng viewers natin, sir, natin? Pwede tayong simple exercise for everybody na pwedeng makatulong to relieve stress and also to build up your energy for immunity, no? Mm-hmm. Simple lang yung exercise, pero kung gusto niyo subukan, relax lang tayo. Pwedeng nakaupo, pwedeng nakatayo. Kahit na nakahiga, pwede rin to gawin. Mm-hmm. Yung kamay natin, lagay lang natin below the belly button. Okay? Mm-hmm. So, yung isang kamay on top of the other. Mm-hmm. And then, do a slow breathing papunta sa chan natin, sa abdomen natin, no? So, do a slow breathing. Inhale. Kailangan lumaki yung chan. 1, 2, and as you're inhaling, mapifeed nyo, lumalaki yung chan nyo. Mm-hmm. And then pause for a second. And then exhale. Uh-huh. 1, 2. Push it in. And then pause again. And then subukan natin ulit. Inhale. 1, 2. Exhale. 1, 2. And as you're doing this, isipin nyo lang na yung abdomen nyo, yung core nyo, no? And isipin nyo na pumupunta doon yung hangin.
And so this simple exercise, that's a qigong exercise. Mm. And that's something you can practice on your own. On your own. And this is actually something na you can do twice a day, three times a day. And like sa umpisa, do it three times. Inhale, exhale. Isipin nyo yung abdomen nyo. Doon pupunta yung hangin. And kung pwede, as you practice, you do it for 5 to 10 minutes. Ang benefits nito, as you inhale to your abdomen, some people call it abdominal breathing. Pero iniisip nyo rin kasi yung loob nyo, that's where the qigong comes in. Kailangan may mind-body yung tinatawag nila. Ang benefits nito is it lowers the stress. May tinatawag silang better oxygenation. Mm-hmm. Dumarami yung oxygen nyo because you're breathing to the stomach, no? And ibig sabihin yan, yung immune system nyo gets better. Your internal organs namamassage, digestion nyo also gets better, and your energy improves. So it's a simple exercise, okay. But that's actually a qigong exercise na you can do for yourself. Mm-hmm. So sir, for the ano lang ano, ano pong pagka continuous po namin ginawa to, ano pong magiging good effect po nito sa aming kalusugan? Yung immediate effect nito is the oxygenation nga na dumarami, no? Ang mararamdaman niya diyan, ang unang mararamdaman niyo because sa abdomen kayo nagbe-breathe instead of sa chest. Okay. Nakaka-relax kayo. Your heart rate actually slows down. Oh, your heart rate slows down. Your blood pressure niyo bumababa agad. So yung mga high blood, no? High blood, yes. Correct. So, relaxation na magagaling. Relaxation. So that actually immediate effect mo is relaxation. So kung natetense kayo, nai-stress kayo, isipin niyo lang, abdomen doon kayo huminga, no? And then ang long-term effect nito is because yung the abdomen is expanding and contracting, no? Namamassage yung organs niyo. Kasi yung organs natin marami na sa abdomen yan, eh. Mm-hmm. So namamassage sila. Your digestion gets better. Kasi yung sa tiyan natin, paminsan talaga may kinakain tayo, naiipit. Malipid, matigas. Mm-hmm. Naiipit yan, no? Mm-hmm. Bumabagal yung digestion. So if you do this, it actually promotes yung digestion nyo. Lumalabas. And so yung katawan nyo, yung metabolism nyo, bumibilis. So you get healthier because of that. Yun ang mga long-term effects. And your energy gets better. Good to know na yung simple breathing pala na simple gano'n breathing. Na correct. Eh, maraming benepisyo tayo makukuha. Correct. Okay. Kasi nagiging mas efficient yung digestive system, mas nagiging healthy yung body. Kasi yung blood, nakaka-transport na ng oxygen to all the other places. So, it's important, especially in this season, na kasi everybody is worried about COVID. Yes, tama po, tama po yun. With just some simple breathing, they can help themselves. Yeah. It relieves stress and your mind gets clearer. So, yung that's simple meditation na yan, no? Yeah. It's qigong, it's meditation, pero it's just simple breathing. Okay. And so, like, kunwari, kung nanood kayo yung documentary ni Michael Jordan, no? Si Phil Jackson, yung coach nila. He's actually a big proponent of meditation. So yung isang ginagawa nila, every time they have a practice, they actually start with a meditation. So meron silang sariling meditation nila, they do yoga. But they do this specifically because to relieve stress, to clear your mind, dyan pumapasok yung bagong ideas. If you're doing this regularly. So this simple exercise can actually help you do that, to clear your mind, relieve stress. Okay. Yun. Oo. Eh, alam mo, napakalaking bagay rin pala nito, no? Kasi syempre, unang-una, meron siyang talagang nabibenepisyo na mga bagay-bagay na tulad niya, nare-relax yung organ mo, kahit papano, gumaganda yung flow ng energy mo, tsaka yung sa ugat-ugat mo, no? Pero sir, kung sakali man na, let's say, interesado sila, gusto nilang magsadya sa inyong lugar or sa inyong clinic, meron po ba kayong clinic or ano po ba tawag sa ano nyo?
Meron, right now kasi or you do sessions for them? We do sessions for people on a case by case basis kasi tinitingnan natin ngayon kung ano talaga yung problema natin, no? Kung makatulong tayo. And because of coronavirus, medyo nag-iingat lang tayo. Yung ano, so but we do have a phone number you can call. Yes, the phone number is 928-209-0222. So okay. if you need if you have questions and you feel like maybe you need this or gusto nyo lang tingnan kung may interesado kayo, baka may additional questions kayo, feel free give us a call and then baka ulitin mo na lang in case hindi na one more time, you wanna know your number 928-209-0222. Okay, tapos yung mga cases na we've helped. There are some cases naman na we've done before. Okay. Yung naman, meron yung mga, if you have joint problems, hip, knees, feet, yung, there's somebody na remission from cancer, but, so tapos na yung treatments niya, but then she was still feeling like different symptoms na hindi nila malaman bakit nandyan pa, no? And so, she consulted with us, and we're helping her kasi parang when you do treatments for cancer may chemo and radiation may naiiwan na poison in your body, toxins yes, so we can help clear that out. So she's feeling better after that. Bell's palsy. Medyo nakakatulong pala. Yes, so we were able to actually help somebody with mga 2-3 sessions, nag-clear out, I think, up to mga, at that time was about 80% yung movement and feeling. Arthritis. Ano, and then, yung, kasi like recently with the coronavirus, like, concerned sila, respiratory system, lagi pineplema. So, tinulungan namin ng konti para hindi na nagpeplema to at least be stronger, no? Yung resistance. Actually, ano, mga kakonek, ano, ito pong segment namin na to, no, maganda po pagka, ano po, pwede nyo pong i-share. Kasi sa totoo lang po, very timely po ito, especially sa unique situation natin right now. Yung kaninang tinuro nila, pinag-iisipan ko yung ano eh, nakita ko yung magiging yung ano eh extend nung ano eh nung magiging effect noon kung sakasakali. O kasi kuya, hindi mo na kailangan pumunta ng ospital. Tama. Kasi ngayon sa totoo lang kuya, bawal ma-hospital. Ako I would mahirap. yan talagang ano, mahirap po mga kakonek na ma-hospital po tayo ngayon because of the situation. Okay, at bago yan kuya, alam mo, nakalimutan ko, kailangan na pala tayo magtanong ngayon. Yes. Ang ating pang-apat na question para sa ating 25 kilos na bigas or 1,000 pesos. Ito na ngayon ang tanong natin sa mga televiewers natin at ating mga nakikinig sa radyo ngayon. Kailangan nyo lang gawin is mag-log on po sa Facebook. Punta kayo sa DWIC. Dan, tapos maki-interact kayo at ang tanong po natin eh. Ito, kuya, si Kuyang Sherwin Enriquez ha, talagang ano to eh, ano kumbaga, talagang pang-public service eh. Kuya Sherwin. Yes. Ikaw ba ready na? Pwede na. Next week, umpisa ka na. Pwede na. Okay. Ang tanong po natin, sino ang bago naming anchor na kasama namin sa gabing ito? So, sa mga gustong sumalit, manalo ng 25 kilos na bigas o 1,000 pesos, i-type inyo lamang ang inyong pangalan, kasama ang inyong phone number at kasama rin ang inyong sagot dito sa DWIC chat. Okay? At pipiliin kayo ni Ma'am Isha Mariano. Yan. Yan ang pipili sa inyo kung sinong mananalo. So, habang namimili tayo at nako, grabe, maraming sumasal. Ito na, ang dami nang nagko-comment. Miss Isha, may nanalo na ba? Oh, sandali lang, okay. And ma'am, once again, sir, can you can you please yung i-promote niyo po yung number niyo ulit para at least ko sakali man. Para pa the awareness. So, yung contact number namin 928-209-0222. Yung pangalan ko Rochelle. So, just give us a call sa number na 'yon. If you have questions about whether Qigong can help
your situation, yes, then we can talk at that time. Yeah. Okay. Okay. Pwede rin text. Yan. Pwede rin. Nahihiya kayo. Magpa-consult, pwede, no? Pwede. At saka isa pa, libre naman consultation naman, bayad eh. Mm. Diba? At saka wala namang masama. I mean, ito, let's try something alternative. Yes. And ito kasi is parang hindi to basta-basta na pinisil ka o ano. It's flow of energy eh. They're dealing with the control of energy. And this one, actually, kailangan ng katawan talaga natin. Kaya nga, buti nga ka mo, meron tayong chikong expert, no? na makakatulong sa atin. Para at least, kahit papano, yung mga sakit-sakit natin, tulad yung mga barabara. Actually, kanina, after nung session na ginawa sa akin ni Sir Edward, nung masakit, nung sumakit siya, na hindi naman niya hinawakan, nagtaka ako, tapos inaantok ako, parang na-relax ako eh. Ewan ko kay Kuya Yan, sinarelax ka ba? Sobrang narelax ako. Okay, tama, sobra. Ikaw, Kuya. Narelax din ako. Narelax ka, o. Tsaka daramdaman ko talaga yung may gumuguhit. Yes. Actually, hindi ko ma-define kung ano yung flow. Pero definitely, there's something's happening. Knowing na hindi naman ako hinahawakan, ha. No, talagang parang sumisenya. Sabi ko nga, ang una ko nga sabi, bro, magic ba yan? Kasi para ako may magic si sir na ginagawa sa akin for the purpose of demonstration. Sabi ko nga baka may tali eh. Sabi ko. Hindi, pero if there's one thing na ma-appreciate mo doon is there's a healing that happening. True. Oh, kasi gumaan yung pa ako kanina kasi medyo mabigat to eh. Parang gumaan siya. Masarap siguro yan pag bagong ligo. Yun, tapos yun, tipong katatapos mo ng masahe, tapos pupunta ka kay sir, no? Gaganon nga yung parigurado tulog ka pagkatapos. Sigurado tulog. Sigurado tulog ka. Knockout ka talaga. Marirelax ka ng gusto. Oo. Miss Isha, may nagalo na ba? Ano sa atin si Direk natin, no? Direk? Nahirapan yata sila dun sa tanong? O meron na ba? O, nahirapan sila? Sobrang hirap ng tanong na yun. Sobrang hirap, di ba? Kuyang Sherwin, di ba? Nahirapan yata yung mga nakikinig sa atin. Ayun, yun ang pinakamaan natin. Pinakahihintay natin. Ay, nako, eto. Mukhang, nako. May nanalo na. Alright. Tayo drops eh, no? Nanalo ng 25 kilos na bigas for 1,000 pesos. 1,000 pesos kapag malayo. I mean, ito, clarification. Pag malayo ka, medyo Bisaya sa Mindanao ka, o talaga mahirap abutin talaga kasi wala pa naman jeep, wala pa naman public transportation eh. So, pinag-desisyon na namin, pera na lang. So, yes. Okay, ito. Ang nanalo sa gabing ito na 25 kilos ng bigas, walang iba kundi si Liz Hannah Reyes Santos Robles. Ang haba ng pangalan, no? Miss Hannah Reyes Santos, tama po ang iyong sagot. Si Kuyang Sherwin Enriquez nga talaga ang bagong anchor natin. Congratulations. At next week, pwede po kayong tawagan ni Ma'am Isha. Tatawagan rin po kayo mamaya para malaman po natin ang procedure kung paano nyo makiklaim yan ang premium nyo at paano namin mapapadala. At pinapaalala rin namin sa mga listeners po natin. Sundin po natin ang format natin ng pag-sali po sa ating pa-contest, no? Ilagay niyo po ang name, contact number niyo po, tsaka yung answer po, no? Para at least alam natin. At sa mga susunod na Mondays, no? Eh, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin. Lalo-lalo na, Kuya, ikaw na bubunot Monday. Tsaka dapat yung importante talaga yung format para hindi ma-invalidate yung entry nila. Hindi tama yung format, syempre, mababaliwala yung nandun nila. Ayun. So, maraming salamat, Ms. Hannah Reyes Santos, okay. Robles, sa pagsali ng aming programa sa gabing ito, no? At, sir, any advice or any encouragement for them to try Qigong? If you're having problems and hindi kayo makahanap ng solution, baka subukan nyo. And we can try and see if it's something we can help with. If kung naghahanap lang kayo ng something different, interesado kayo, gusto nila ma-relax, gusto mong ma-relax, makatulog, pwede na kayo pumunta. And ang ano naman namin is just, you know, pain relief.
better quality of life and everybody being happy and less stress. Yeah, kumbaga, if you wanted the traditional Chinese way, you should try this, Qigong. Definitely, for sure. Kita mo mga Chinese na matatanda, antahan, ang haba ng buhay. Talagang prolong talaga sila because of these practices. Kasama sa routine nila yan. So, dyan po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Maraming salamat po, Sir Edward Tan at Ma'am Rochelle Tan. No? Thank you for sharing your knowledge about Qigong. No? Thank you. Kuyang Sherwin, maraming salamat. Ngayon ang una mong pag-i-ere ngayon, ano? Oo, sana hindi. At sigurado hindi ito ang huli. Siyempre, next week, umisa ka na. And nice to be back. Nice to be back. After the ECQ. Pero kayang yan si pansin ko, nagbo-blooming ka yata. Ay, kaya. Actually, must be the weather, kuya. Kasi... Must be the weather? Oo, kailangan na natin talagang, dahil kailangan ng positive aura in spite of the negative things that happening outside. Kailangan natin yun, kuya. Okay, and so, kuya? Okay? Maraming salamat po. Ako po si Kuyang Ed Avalos. Kasama ko po si Kuyang Yan, si Maldonado at si Kuyang Sherwin Enriquez para sa Connect Tambalang Magkukuyang. Connect Tambalang Magkukuyang.